Nakakainganyo ang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy, lalo't 10 milyong piso ang patong niya sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, nang ilan eh tila nanlilito lang. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Castillo. Mula nang maglabas ng wanted poster at 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo Quiboloy, dumarami na raw ang natatanggap na tawag ng Philippine National Police na nagsasabing may impormasyon sila kay Quiboloy. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. That is not impossible, sir, na ika nga baka meron dyan na talagang tatawag para lang sabihin na nandito, para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating the information being provided by those people calling po yung ating hotline po. Wala raw nakikitang mali ang pulisya sa pag-aalok ng reward money. Matatanda ang sinabi noon ni DILG Secretary Benner Abalos na galing sa mga pribadong individual ang pabuya na dismayado umano sa takbo ng kaso. Sabi naman ng PNP, hindi bago ang pag-aalok ng reward money na galing sa mga pribadong individual. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, karapatan ng gobyerno na magbigay ng reward money. Magugunita ang koneksyon ni VP Sara noon ang umunoy marahas sa paghahain ng arrest warrant laban kay Quiboloy na malapit sa pamilya Duterte. Right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas o rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrests. Naniniwala naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Quiboloy sa kabila ng agam-agam na nasa China na ang pastor. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan ay biniverify pa po natin. But as we speak po, naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. Inaalam din kung may pananagutan si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagsabing alam niya kung nasaan si Quiboloy pero secret daw. Sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, nagjo-joke lang naman daw si Digong. Pakiusap naman ngayon ng PNP. Well, with due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo. Pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Huwag po natin kalimutan na yung kabilang party po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.